Hi, I'm Daddy Heinz. Hi, I'm Mommy Debbie. Hi, I'm Yuko. I know. SM South Mall para mag-launch kami ni Daddy. Kakatapos lang ng mga may mga inasikaso lang kami kanina. So, buti maaga natapos, thank God. So, may time kaming kumain at mag-gala-gala na rin ng koonte kahit wala kasi si Hugo. So, available kasi si Mama kanina. Kaya, so, inipon muna namin siya. Ayan, kain muna. Gutom na gutom na rin talaga. Tatanong mo namin sa Pepper Lunch kung kompleto yung sauce nila pag hindi magyayabo kami. Miss, kompleto na yung sauce nyo? O, kompleto na. Doon tayo. Huwag sa mayabo. Ikaw dad kasi ako kahit ano. Nahalo na namin. Dati, favorite ni Daddy yung Kips. Kasi dyan yan siya yung pinaka-favorite niyang food dito. Teka lang, parang malabo. Lalo lang college. Kasi nga naman super affordable. So, 105 pesos mo. Hala, 500 lang pa. 105 pesos. May rice na chicken. Tapos may parang sidings pa sila. Hala. Talaga? Tapos ang sarap ng chicken na yan. At yung gravy nila, di ba, nagpapasarap. Pero sabi niya, parang masarap daw to. So, yan pinili niya. Pinaka-TS. Grabe, thank you Lord. Sobrang busog. As in, mas marami kasi akong beef na pina-order kaysa sa rice nila. Nagpa-add ako ng beef sa kanila. Kaya medyo marami. Ang gamit ko pala is winter melon ng Get Ready With Me. Wait lang, yung nose ko. Ayusin ko lang. Bibili mo si Hugo ng munchkins kasi sobrang mabilis, madaling mabili yung ano dito, yung donut nila. Yung munchkins. Saka kasi mama, bibilan ko siya ng ano, na anong favorite niyang donut? Bavarian. Uy, sale! Sale, Daddy! Sale! Guys, ang daming sale, but hindi ako muna magpapadala kasi alam kong bababa pa yan. Knowing them, guys, after 1 to 2 weeks, pag para sa akin talaga. Pero ngayon, kaka-markdown lang nila, hindi muna ako bibili kasi yung mga 300, bababa ng 200 yan for sure. And masyadong common yung mga design, so pinipili ko na yung mga hindi masyadong common. Apple talaga sa trip ko. Ba't daw ako nakakalip? Uy, yung ano mo dyan. Ba't daw ako nakaganito? So, what tayo? Starbucks na. Kala ko Depth Store. Ano ba yun? Sige, Depth Store. Kala ko yun. Wala pa eh. Wala akong sa mood bumili ngayon. Gusto ko magpahinga. Kape. Oo, hindi na. Aray! Ayan, guys! Sakit. Nakita kami ng orca dito, tingnan mo. Pero mukhang dolphin, 'di ba? Hindi. Pero isang orca. 'Di ba? Pero mukhang dolphin, sabi mo sa akin, yeah. 'Di ba? Bibili natin 'yan? Okay na 'yan? Okay. Grabe yung mga ganyan ni Hugo, dapat din niya wala, hindi biro yung presyo niyan, sinasabi ko sa inyo ah. Ako na-stress ako sa mga mag-amang ko na meron namang mumurahin sa palengke. Pero hindi kasi maganda. Sige na, okay na yun. Kasi nakita ko orca, di ba? Tag 900, sobrang laki. Ito, mura lang ng konti. Pero alam niyo yun. 500. Okay na yan, sige na. So, natutuwa na yung anak namin. Hindi ina-expect yan, dad, no? Hala, dalawa na yung paliliguan niya, dad. Para ikaw yung natutuwa niyo, yung anak ko. Yung totoo, ikaw may gusto niyan eh. Huwag na. Sabi ko, uwi na kami kasi ang tag dito, may pasok pa si Daddy tomorrow. And wala rin naman, wala rin naman kami rin gagawin dito. Pero bumili lang ako na pang color ng hair kasi binakita kong gray. Gray na yung pinangkocolor sa buhok ko eh. Kailan pa nag-fade siya? Wait lang din naman.
Ayun, tapos susunduin namin si Hugo. Hi guys, ang aga pa namin uuwi, but sabi ko kay Daddy nakiusap ako, gusto ko talaga yung overnight oats dun sa Tarito, sa salad stop. So sabi ko mag-arabang na lang muna kami, park na lang kami somewhere sa gilid dun. Ako na lang tatawid para bumili kasi gusto ko talaga yung overnight oats nila. Sobrang sarap kasi talaga. Ayun, kung gusto nyo malaman, yung order nyo is 150 pesos pero ganyan na, sobrang busog ka na. So yun ang dinner ko na talaga. Inat talaga. Woo! And grabe guys, maraming salamat sa kada upload ko. Talaga sinusuportahan nyo ako. Maraming salamat. Thank you so much po sa madalas nagko-comment, madalas nag-react sa my story and ano ko, post ko, hindi ko man kayo maisa-isa pero alam nyo kung sino kayo. Grabe, ramdam ko yung suporta nyo. Maraming salamat. Dito na kami, nag-park lang si Daddy doon. Ako, bibili ako ng overnight oats. Pero baka dalawa na bibili ko para bukas, dinner ko na rin. Guys, ang bago kong kinaadikan sa salad stop, itong overnight oats nila. Mango and strawberry. Ito, ayan. Hi guys! Ayan! Gumamit ako ng eye care kasi nakita ko siya sa Shopee. Tawag ito, trinay ko lang. Pasasya na yung buhok ko ha. Dahil ano yan, sa oil yan. Ito yung... Guys, look! This is Hasamisa. 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 Okay. Yeah. Wait, let me vlog first. Ah, okay. Ayun, ano to? Parang Brazilian blowout sa DIY Brazilian blowout siya, guys. Tapos, ano kung mangyari sa buhok ko? 3 days daw hindi pabanlawan pero syempre mag-workout ako. Baka ano na lang, hindi ko alam kung paano gagawin ko. So, pero gusto ko siyang maayos. Pero dapat pala ginawa ko to Friday para Saturday hindi ako mag-workout. Ay, nako, bala na. So, yun nga guys, hindi ko alam kung ano mangyari sa hair ko, but sana effective naman siya. Kasi, totally na-curious lang ako, and then parang below 100 lang siya, then bumili ako ng hair mask. Tapos, after nito, paplansyahin mo after ilang minutes, wag daw sobrang i-dry. So, mamaya, ano ko na to, i-blow dry ko na, tapos, pero wag daw sobrang tuyo guys, plansyahin na agad. So, check natin kung ano mangyari sa hair ko later, and then... I cannot promise na hindi ko siya mabandawan. Pero if ever man, tatry ko yung best ko. And may tea naman. Tea time muna kami ni Daddy. Kaya may time pa yan, ma'am. Oops, may time pa yan mamaya. So, later na lang, guys. So, ayan, guys. Ito na yung na-plancha ko. Nakahiga na ako kanina. Nakalimutan ko lang mag-update. Kaya bumalik ako. Tulog na yung mag-ama ko. But anyway, guys. Yung plancha ko, hindi siya talaga pang salon. Yung pang bahay lang. At hindi ganun ka-enough yung init. So, hindi ko alam kung ano mangyayari. But, sana bukas okay na siya. I mean, okay siya. Pero, ito siya. Straight siya. And then, ganyan siya. Haba pala ng buhok ko, no, kapag ganito. But, anyway. Hindi ko sure kung hindi ko siya mababasa tomorrow. But, if ever, hindi ko alam kung paano. Kasi, gusto ko talaga mag-workout. Siguro, mag-workout na lang ako ng... hindi masyadong papawisan. Hindi ko lang alam, but mali nga ginawa ko. Dapat pala Friday ako na ganito para Saturday okay yung buhok ko. Tapos, kung sabi ni Mama, ano daw to, tawag dito, lalambot pa daw to. At yun nga, kasi lalabas yung natural oil, ganyan to, ganyan. Pero, hindi ko alam kung pwede naman siguro ganun. Hindi naman siya parang riband na sobrang gamot na talagang magkakaroon ng mark. Siguro pwede naman siyang gantuhin, no? Hindi ko lang alam. Na ano, ito lang yung problema ko kapag nagmamaskara rin ako guys. Kasi, although meron naman akong micellar water na mga oil base, ganyan. Pero hindi ko masyado kasing ini-scratch yung mata ko. But, ayan, kaya meron akong itim-itim bukas dyan. Yung dito, ilang days na naman ako magtatanggal ng mga mascara. So, kaya medyo maitim yung mata ko guys. But, soon isi-share ko sa inyo yung ginagamit ko sa mukha. Sa mukha ko guys ha, sa Instagram na lang siguro ako mag-share kasi doon maraming akong ano
Marami rin akong mga viewers din na gusto rin malaman. Tsaka, or try ko i-ano i-share sa vlog. Nakakatiyak. Mag-shower naman ako, guys. So, ayan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa buho ko. Kung sana okay siya kahit hindi naman siya na-plan siya ng bonggang-bongga na talagang dapat kasi yung pang ano, pang salon talaga. Eh, wala naman ako nun. Tsaka, hindi rin naman ako nagpa-plan siya masyado dahil ayaw din ni Heinz na sobrang straight yung buhok. Like, parang dinilaan ng kambing. Ako lang, sabi nga niya kanina, alam mo, pinaggagawa mo sa buhay mo, eh, sobrang ano nito, sobrang hapdi sa mata, lalo na kapag nagpa-plancha. Sabi nga niya sa akin, kasi tea time namin, mali nga ako dahil ang dami kong oras kanina. Di mo, sobrang dami. Hindi, pinakain ko pala si Yugo. At pala ginawa ko, naligo ako agad habang nag-multitasking ako, mabinapakain ko si Yugo. Kasi parang nabadrip siya sa akin kaya na tea time nga namin, hindi kami nakapag-usap masyado kasi nabising-busy ako sa buho ko. Tapos nakita niya, nasasaktan yung mata ko, parang naiiyak-iyak ako dahil sobrang hapdi. Ang hapdi, nung nilalagay ko pa lang siya sa mata, sa hair ko, ano na siya, tawag dito, medyo mahapdi na pero sakto lang. Tapos nung binabad ko na siya, ayan ang hapdi oh, ang hapdi sa mata. Binabad ko siya guys. Tapos, pagkababad ko sa kanya, binower ko ng konti. Nung pinansya ko, sobrang hapdi. Sobra. Buti nilang nagbasa ako dun sa binilan ko. Normal daw yung sobrang hapdi. Tapos, ayun. Parang na-bad trip sa akin kasi hindi nga kami nakapag-shadong makapag-shadong kapag-usap. Dahil, hotel siguro pagod din siya. Kanya, pero na-bad trip siya kasi nga parang sabi niya na, ako kasi usually nag-ano kasi pa baby rin yung asawa ko. Ako kasi madalas nagpe-prepare talaga ng tea. Sabi ko, ikaw muna ha. Although, wala naman sa kanya yun. I mean, ayaw niya lang talaga na parang kung kailan yung oras namin, yung routine namin, busy-busy ako. Ayaw ko pa sa asawa ko. pero sana naman maintindihan. Tapos sabi niya, ba't ka pa kasi nagagaganyan? Tapos alam mo yung buhok mo, parang sobrang straight daw. Ayaw niya ng sobrang straight. So if ever, siguro, isang araw ko lang siya hindi babasain. Tapos kinabukasan, babasain ko na pero conditioner lang. Kasi parang ayaw niya ng sobrang straight. Sabi pa niya, ano, yung buhok mo parang STF. Sabi ko, ano STF? Straight? Hindi, SAF pala. Sabi niya, yung buhok mo parang SAF. Sabi ko, ano SAF? Straight as F. As in F-U-C-K. Kung grabe ka naman. Ayaw niya talaga dito. So, ayun, baka isang araw ko lang siya gagantuhin. At least alam ko na next time para medyo buhay. Pero maganda sana kung 3 days. At least 2, no? Ay, Thursday. Ay, may ganap ako sa Thursday. Hindi ko sure kung masa-stay ko pa ng ganito ka. So, siguro one day ko lang siya hindi babasain or pinabukasan na lang ng Thursday. Dahil yun nga. So, yun lang guys. And that's it for today's vlog. Thank you so much sa support nyo. Maraming salamat. Sis Kate Yap. Thank you sa ilong ko. Sa Haiku nose thread ko. Sobrang dami nagkagusto, ang galing daw kasi natural lang daw at hindi siya sobrang parang drastic na, although kasi haiko rin naman siya or kasi may mga ibang gawa daw na nakikita nila na sobrang OA daw na basta hindi ano, but ayun, buti nakisama rin yung ilong ko. Partida guys, wala yung alar botox, hindi niya ako in-injectionan para lumiit yun dito ko kasi medyo malapad yan. Hindi pa niya ako na-inject noon. Pero okay naman yung effect sa akin. Kasi usually daw yata may ganun. Pero ayun ko kung ano mangyari. Kung paano maliliit yun. Hindi ko maintindihan yun. But ano lang talaga yan. High ko lang din talaga yan. And 10 threads yung nilagay pala sa nose ko. So ayun. And wala na siyang pain. Nakakapaghilamos na ako. Is meron sensitive lang dito. Pero very minimal na. Parang mga 1% na lang yung medyo pagka-sensitive niya. But hindi na ganun. Dahil nagaganto ko na siya. Nagaganyan. Yung medyo matigas nga lang. Pero yun lang. Masaya naman ako. And thank you so much sa support nyo. And sa mga... Siguro sobrang daming supportive. Pero may nakita ko na nag-comment na parang mas simple daw yung mukha ko, daddy. But oo, simple talaga yun kasi walang enhance. Pero masaya rin naman ako ngayon.
dahil hindi na ako nahirapan mag-nose line. And nakakapag-post na ako ng harap, kanan, kaliwa. Pero ito talaga yung profile ko, left. Pero kaya ko rin mag-picture na ng kanan pag gusto ko. Pag gusto ko rin ng straight, nakapag-straight na ako. Kaliwa. Guys, ano na, 2021 na, maging masaya na tayo. And very normal na lang yung mga ganito. Ayoko nang magsalita, pero very normal na yan. Maging open na yung mind natin sa trip ng tao. So, kung ikaw hindi mo siya trip, it's either hindi mo siya trip or hindi mo pa siya basta, maging masaya na lang tayo sa masayang tao. Diba? And alam naman natin yan sa sarili natin kung bagay or hindi. Kung hindi, sabi nga ng aking kaibigan na si Mami Gems. Hi Mami Gems, if you're watching, isa yan sa sobrang wala akong masabing supportive kong kaibigan. Hindi man kami magkita pero sobrang tapes yan. As hindi man kami madalas mag-usap pero ramdam ko yung sobrang saya niya sa akin lagi. Ever since sabi nga niya sa akin, if ever man, yan pa yung unang-unang nag-PM at talagang viewer yan sa lahat ng tawag dito, liker talaga at nagko-comment talaga yan lagi sa akin kapag hindi yan busy. Sabi nga niya, if ever yan sa trip mo na yan, masaya ako sa'yo kung maging lumabas yan ng okay, sobrang di okay. Pag hindi, ibig sabihin lesson learn mo yan, diba? So, ganun lang naman. Ganun yung mga taong dapat na sinusurround natin yung sarili natin na supportive. Pero, alam yun, kailangan expect mo rin yung mga pinaggagawa mo sa mga straight to the point din naman talaga siya. Which is, totoo naman. Pero, ramdam ko, isa sa galan sa ibigin ko na super supportive talaga. So, totoo nga naman, guys, sa mga ginagawa natin, it's either, diba, wala yung pinagkaiba sa nami-meet natin, it's either maging lesson or blessing siya. Ito rin, it's either lesson or blessing kasi gaganda ka. I mean, mag-i-improve yung mukha mo. Hindi mo super ganda, pero mag-i-enhance, mag-i-improve. Pero kung hindi naman siya maging successful, so take mo siya as tawag dito. Hindi na ako makapag-isip kasi inaantok na ako. Take mo na siya as a lesson na lang, di ba? Ganun naman, tsaka huwag tayong matakot mag-take ng risk. Alam nyo, yung mga katulad na iba na mga negative na parang pinipigilan ka sa mga gusto mo or what. And yung mga, it's either hindi lang sila masaya sa'yo or yan yung mga taong takot mag-take ng risk. Alam nyo, ngayon guys, hindi na uso yung mga yung mga mahina ang loob, kailangan risk taker tayo. Kailangan talagang, alam mo yun, kung gusto nyo gawin nyo ito, yung isang bagay, gawin nyo kung saan kayo masaya, push nyo na yan. Kasi life is short, may pandemic, ang dami nang nawawala sa mundo. So, pabigilan mo ba yung sarili mo? And kung hindi ka masaya sa life mo, huwag ka na lang magdamay ng ibang tao. Kung masaya sila, hayaan nyo sila maging masaya. Kung hindi nyo sila gusto, kung ayaw mo yung pagmumukha nila, ayaw mo yung sinasabi nila, hindi mo siya feel, or may parang nava-vibrate mo na hindi mo siya gusto, na aartehan ka, na, ay nako, huwag na lang tignan. Or huwag na lang sundan ng sundan yung pinaggagawa kung ayaw nyo sa isang tao. Kung ayaw nyo sa isang tao, huwag nyo siyang tignan, huwag nyo siyang i-follow, huwag ni isang pagmumukha niya, huwag nyo i-check, huwag nyo i-stalk, huwag nyo ano, just be happy na lang guys. And kung nakikita nyo yung tao masaya, nag-i-improve, maging masaya tayo sa kanila. Kasi para sa kanila yon, dahil mas masarap sa feeling na masaya tayo. At saka as long na wala kayong tinatapakang tao sa trip mo, go lang, as in. Diba, hindi mo kailangan ng any validation sa mga tao sa paligid mo. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin yan. Hindi sila makakatulong. Okay? Hindi ko to sinasabi dahil may pinapalingkan or what. Para sa guys in general to, huwag niyong masamain. Pero kung gusto niyo bigyan ng meaning, bahala na kayo. Bigyan niyo ng meaning. Bahala na kayo. But mas kilala ko yung sarili ko. Okay? Kung nagsasalita man ako dito ng kung ano-ano, is para yun sa lahat. Para rin sa atin yun. Diba? But ayun, basta just be happy. 2021 na. And happy-happy na lang. So, yun lang guys. Tomorrow na lang talaga. Ang dami ko nang sinabi. Hindi ko yung na-expect na masasabi ko yun. But ayun. And sobrang thank you sa mga nakaka-appreciate sa mga post ko. Yung mga pinupost ko guys, hindi lang
I mean, sa akin yun, para sa lahat yun. Kaya sabi ko, diba, sa mga nakaka-appreciate lagi ng mga pinagsasabi ko, sinishare ko, sobrang papasalamat ako kay God. To God be all the glory. Thank you, Lord, sa mga pagsubok. Kasi kung hindi dahil sa pagsubok, kung hindi dahil risk-taker ako, kung hindi ako nag-explore sa mga bagay-bagay, kung hindi ako namulat ng maaga sa buhay, hindi ako makakapag-share sa inyo. Hindi ako makaka... Alam nyo, wala akong masasabi. Kundi... kung ano-ano lang. Pero ako, alam ko yung sinasabi ko kapag ako nag-post and nakapagbigay ng kung ano-ano mang pinapost ko na sobrang haba. Dahil may parang bumabagabag, di bumabagabag yung word eh. Kasi parang negative yun. Parang may nagsasabi sa akin na Holy Spirit na i-share mo yan kasi may isang tao or may ilang tao na kailangan na marinig yung sasabihin mo. At ako, kaya kong panindigan at alam ko yung sinasabi ko once na nag-post ako. And, ang dami kong pinagdaanan sa buhay, hindi ko lang share sa inyo, but alam at tandaan nyo, lahat na pinapost ko, kaya kong panindigan yan at alam ko yung sinasabi ko. Okay? Kaya, ayun, and thank you so much. Kaya sabi ko nga sa mga, kaya sinasabi ko lagi sa mga nagtithank you sa akin, kasi na-inspire sila, tapos dami nilang na-realize, to God be all the glory. Hindi dahil sa akin yun, guys. Hindi siguro eh. Alam ko, ginagamit lang ako ni God na instrument para pakiusap kayo through me, guys. Yun lang naman talaga yun. And, hindi ako natutuwa or hindi ko siya tinitake na parang, alam niyo, kailangan bihira lang ako mag-share, diba? Kasi may mga times lang talaga na pag gusto ko mag-isa or pag may nakita akong picture, may mga scenario or may nabasa ako, may nakita ako, parang gusto ko i-share. Kaya ang daming pumapasok, ang dami kong sinasabi sa post ko kasi gusto ko rin maisip niyo na talagang relax lang sa buhay. Yun lang naman. Dami ko lang. Kulang na kulang yung oras, guys. Basta, ano na lang, bukas na lang, ha? If ever man, sa next vlog na lang kasi mapapahaba na to. Kulang na kulang yung gusto kong saibihin. But, thank you so much. Thank you talaga sa support nyo. And, ayun, just, ano na lang, be happy. Makontento tayo sa buhay. Maging masaya tayo. Pag-pray lang natin lagi lahat-lahat, everything. And, yun lang. Basta, kahit hindi man mabait ang mundo sa atin, alam ni Lord yan. Mas intense kapag si Lord ang gumante para sa atin. Hindi natin kailangan gumante. Hindi natutulog ang Diyos at alam ni Lord ang plano niya para sa atin. Okay? Kahit ano man yan, alam ko, normal lang sa tao na masasaktan tayo. Normal lang sa tao na magkakamali. Ganyan, but alam ni Lord yan. Okay, never na tayo papabayaan. Basta as long na gumagawa ka ng mabuti, wala kang dapat ipangamba. Wala kang kailangan, ano ba yun? Ipangamba, ipag-worry, mga ganyan. Dahil... alam natin dapat na si God is lagi nandyan sa atin at kapag si God ang kumilos para sa atin, good luck sa mga kumakalaban sa atin. Okay, dahil lahat yan, hindi man ngayon darating ang araw, lahat ng hindi magandang ginagawa natin, babalik at babalik yan sa atin hanggat hindi tayo nagbabago. Okay, sige guys, tomorrow na lang. Thank you so much for watching and God bless. Dali ko nang sinabi, ihipa ako. Bye guys.